San Alejandro, amado, alabado, et mangios, Espíritu Santo, amén. Panalangin bago mag-ara, Panginoong Jesus, ikaw ang bukal na liwanag at karunungan. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aking isipan upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang may sulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkaloban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan mo sa buhay na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its nation. DepEd Mission. To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd Core Values: Makadiyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa.
Magandang buhay, Grade 3! Ngayon, sa araw na ito, ang ating sasagutan ay ang Science Learning Activity Sheet or Module para sa Quarter 2, Week 5. Meron tayong dalawang aralin para sa araw na ito. So, ang una nating aralin para sa Week 5A ay ang Compare Living Things and Non-Living Things. At yung pangalawa naman natin na aralin ay ang Heredity, Inheritance, and Variation na nasa Week 5B. At yun ay mamaya. So, dito muna tayo sa Week 5A, aralin 1, na may leksyon na Compare Living Things and Non-Living Things. So, syempre, bago tayo mag-umpisa, paalala muna, mga magulang, mga grade 3, siguraduhin na kayo ay nasa isang maayos na lugar ng inyong pagsasagutan ng mga module. Kayo'y nakaupo ng mabuti, ha? Bawal ang nasa mahigaan, bawal yung nasa sahig. Dapat tayo ay nakaupo ng maayos para maging maganda ang daloy ng dugo sa ating katawan. At syempre, mas makakapag-isip kayo ng mabuti kung nakaupo kayo ng maayos sa isang lamesa at upuan. Tapos lahat ng gamit nyo ay nasa tabi na ninyo dapat, mga lapis, eraser, pantasa, mga crayola na gagamitin, extra papel or bond paper, para hindi na kayo maghanap-hanap mamaya bago tayo mag-umpisa ng pagsagot. Kung wala pang mga ito sa tabi nyo, i-pause nyo muna ang video na to para ma-ready nyo ang mga kagamitan ninyo kasama ang inyong mga learning activity sheets or module at ang inyong mga answer sheet. Okay, so mukhang handa na tayong sumagot, grade 3. Yan. So, dapat ready na tayo sa araw na to, ha? Tara, buksan natin ang inyong module at pumunta tayo sa ipapakita kong page sa inyong napapanood na video. Ayan, no? So, yan po yung ating titignan sa inyong mga learning activity sheets or module. So, kung nakikita nyo, ang nakasulat dyan ay compare living things with non-living things. So, basahin natin mga bata kung ano ba ang panimula at mga susing konsepto na matututunan natin dito. So, maaari nyo akong sabayan sa pagbasa, okay? Tara, magbasa tayo. Maari kang makakita ng maraming iba't ibang bagay sa mundo. Tingnan ang iyong paligid. Ano ang nakita mo? Paano mo malalaman kung aling bagay ang may buhay at alin naman ang walang buhay? Ang lahat ng mga bagay sa paligid natin ay maaaring mapangkat sa dalawang bagay. Mga bagay na may buhay at mga bagay na walang buhay. Ang mga bagay na walang buhay ay may mga katangiang naiiba sa mga walang buhay na bagay. Ang mga tao, halaman, at hayop ay mga buhay na bagay. Kailangan rin nila ng pagkain, hangin, at tubig. Kumakain, humihinga, gumagalaw, lumalaki, o tumutubo ang kayang magparami. Ang mga bagay na may buhay ay may pandama sa mga pagbabago sa kanilang paligid gaya ng init at lamig. Tingnan niyo ang mga larawan sa ibaba, tao, halaman, hayop. Yan ay ang mga tinatawag nating living things o yung mga bagay na may buhay. Punta naman tayo dun sa susunod na ating babasahin. Ang mga bagay na walang buhay ay hindi kumakain, humihinga, at lumalaki o tumutubo. Hindi nila kayang magparami. Wala silang pandama. Hindi nakararamdam ng init o lamig. Ang mga bagay na walang buhay ay hindi kayang gumalaw o ilipat ang kanilang sarili. Kailangan ng pwersa upang ilipat ang mga ito. Bagaman ang mga bagay na walang buhay ay hindi nabubuhay, maaari nilang gawing mas magaan at makatutulong sa ating buhay. Ang mga bagay na walang buhay tulad ng libro, lapis, papel, pangkulay na materyales, at mga bag ay kapaki-pakinabang sa paaralan. Gumagamit din tayo ng mga gamit tulad ng telebisyon, computer,
washing machine, at kalan sa bahay. Lahat sila ay may mga bagay na walang buhay. Yan, so, yung mga bagay naman na walang buhay or non-living things, sila yung mga hindi may kayang magparami, hindi sila kumakain, hindi sila humihinga, hindi sila tumatakbo or naglalakad, hindi sila lumalaki o tumutubo. O baka tanungin nyo, bakit po yung papel marami sila? Hindi naman pala nakakapagparami ang non-living thing o yung bagay na walang buhay. Well, grade 3, ang papel ay ginawa, kaya marami sila. Ang lapis ay marami kasi ginawa sila ng mga tao. So, yung mga maraming bagay na nakikita natin na meron tayo, tapos minsan meron din sa iba, hindi sila nanganak, no? Hindi nanganganak ang mga bagay. Ginagawa sila, kaya minsan marami ang kamukha nila. Okay? So, hindi naman kayo nakita ng tumatakbong baso, okay? O kaya yung kaldero na nagsasabi na, ang init-init, sabi niya sa apoy. So, yun yung mga bagay na walang buhay or non-living things. Samantalang ang mga may buhay or living things ay merong pandama. Meron silang kakayahan na tumakbo, maglakad, tumalon, lumipad, yan, no? Iba't ibang uri ng pagkilos, kumakain sila at lumalaki, o tumutubo yung gaya ng mga halaman, okay? So, yung mga yan ay mga, yan ang mga pagkakaiba ng mga living things o yung bagay na may buhay at yung non-living things o mga bagay na walang buhay. Para mas maintindihan pa ninyo ang ating leksyon or aralin, ating panoorin ang susunod na video para kayo ay magkaroon ng linaw sa ating tinutukoy. Come quickly, look! We have Raj and Riya. Hey kids, come! Raj, Riya, what a surprise! You both have grown so tall. Yes, Daddy. It's been a long time. We came last vacation. Daddy ang tawag yes, nila sa kids. Mga lolo or lola. It's almost a year. Dadaji, is this Moti the same little puppy we bought last year? He has grown up. Hey, Moti, you remember me? I am Riya. He is Raj. Moti is so cute. Raj, you remember how we used to throw the ball to him and he used to jump all around and chase it? Yes, Dadaji. Raj, you have grown. Even Moti has grown. But the ball has remained the same size. That's because only the living things grow. Hey kids, have you studied about living and non-living things this year? Yes, Dadaji. We learned that. Wow, everything looks so different since our last vacation. Dadi, are these the same pots we sowed the seeds last vacation? Yes, dear. The seeds changed to seedlings and then into plants. Now they have leaves and flowers on them. All plants and animals grow because they are living things. Sunita, but some things are still the same. The house, the gate, the pot, the fence. They are all non-living things. But tell me, why are you two carrying such heavy bags? Dadaji, we are carrying our clothes and books. But you left back few clothes of yours last vacation. Those clothes will not fit them. They will be tight. The children have grown up. The clothes are non-living and so have remained the same size. Non-living things do not grow.
Right, Raj? Right, Raj? Yes, Dadaji. Yes, Dadaji. Okay. Okay. Come. Let's play a game together. Ria, you give names of living things. And Raj will give names of non-living things. But turn by turn. Tree. Table. Birds. Chair. Butterflies. Books. Flowers. Fan. People. Toys. Okay. Very good. So what have we learned? We learned our surroundings have both living and non-living things. Come children, you must be hungry. Let's have lunch. Rice, dal, chapatis, some vegetables and fruits. Do you know that we get all these foods from the plants? Yes, Daddy. But Dadaji, what do cows and goats eat? Cows eat fodder, oil cakes, etc. Goats also eat fodder. The little calf gets milk from the mother cow. All living things need food to grow. Dadaji, today is a hot day. Look. What has happened to this plant? It is all dried up. I think it is dead. Oh no, dear. I forgot to water the plants. Dadaji, won't it grow now? No, beta. Besides food, all living things also need water and air to grow. Remember, Ria. Teacher had taught us that living things need food, water, and air to grow. Raj, why have you kept these cockroaches in this jar? They will die. But I have given them some boiled rice and water. But you have closed the lid of the bottle. Yes. So that they don't run away, Dadaji. They need air to breathe. Raj, open it. They will die without air. Yes, Dadaji, you are right. All living things need air along with food and water. What are these bags, Dadaji? I have taken two small plastic bags. In one, I have planted a seedling, and in the other, I have planted a pencil, a wire, and a stick. Dadaji, it's very nice. I have been watering both the pots daily. What changes do you think will take place in both bags after a week? But Dadaji, pencil, wire, and stick will not grow. Yes, only living things grow. You are right. The seedlings, when it gets air, water, and food, will grow into a plant. Yes, plants are living things. The pencil, wire, and stick are non-living things. Yes, they won't grow. Living things grow, and non-living things do not grow. Butterflies! Come, Dadaji! I want one of them! They have left the garden, Ria. Dadaji, why have they left?
Beta. The butterflies went in search of food. Even hen, goat, crow, and all animals move from place to place in search of food. What about plants? They don't move? Plants do not move from place to place. Look at this sunflower. It has turned towards the sunlight. So, plants do not move from place to place for food and water. And what about non-living things? Non-living things cannot move by themselves. Do you know which group we belong to? Plants or animals? Animals. Yes, you are right. Human beings belong to the animal group. They have learned a lot about living and non-living things. Now, Rhea, you find living things from your surroundings, and Raj, you find non-living things. Cockroaches, seedlings, sheep, sunflower, sparrow, aeroplane, teapot, car. Walking stick. Ice cream. And now, children, can you tell me which of these statements are true and which are false? An aeroplane moves. So it is a living thing. False. A pencil, when put into the soil and watered, can grow into a plant. False. A little cub will grow into a lion one day. True. A balloon grows bigger when you fill it with air. It is a living thing. A caterpillar grows into a beautiful butterfly. A fan moves round and round, so it is a living thing. False. Well done, kids. So, ayan, no, grade 3, natutunan natin ang tungkol sa living and non-living things. Pero bago natin ilipat ang next slide natin, our video, narinig nyo kanina na ang tao daw ay galing sa, or nabibilang sa grupo ng mga hayop, no? So, huwag nyo isipin yon, medyo nagkamali siguro sila doon. Ang tao ay tao, human beings, at hindi siya pwedeng makisalo sa animal kingdom. Okay? Siguro ang ibig sabihin nila doon, parehas na nasa living things ang tao at ang mga animals, pati yung mga plants. Okay? Pero hindi tayo pwedeng ibilang sa grupo ng mga hayop kasi hindi naman tayo animals. Tayo ay tao, human beings tayo. Okay? So, tanggalin nyo yung sa isip nyo, mali yung impormasyon na yon. Ang grupo nating mga tao ay sa tao, sa living things tayo. Ang grupo ng animals ay sa animals lamang. Lahat ng animals na nakikita nyo, nakatira sa tubig, lupa, hangin, or both lupa at tubig, lahat yan ay nasa group ng animals. Okay? Tapos at ng plants, nasa group lahat yun ng plants. Ayan. So ngayon, tignan na ninyo ang inyong module. Buksan nyo ang inyong module dito sa page na to.
Sa gawain 1, alamin natin. At syempre, sasagutan nyo yan sa inyong mga answer sheet. Bawal sulatan ng module, bawal matupe or mapirat, huwag nating hayaang mabasa ng tubig o kahit anumang inumin natin. Dapat wala muna kayong mga inumin dyan. Kung inom kayo, tumayo kayo sa inyong kinaupuan or kinagagawa ng module para hindi mabasa ang ating mga gawain. Okay? So, yan. Sa 1 to 5 na yan, isusulat nyo lang ang may buhay o walang buhay. Titingnan nyo yung larawan sa gawain 1, alamin natin. So, tingnan nyo number 1, isa siyang kabayo. Anong isusulat nyo sa number 1? May buhay o walang buhay? Very good. May buhay ang number 1. Number 2, bola. Ang bola ba ay may buhay o walang buhay? Tama, walang buhay. O yung number 3, isang halaman. Yan, mga plantito-plantita nating mga nanay at tatay. Halaman, may buhay o walang buhay? Okay? Very good. May buhay siya. Tama, kasi lumalaki yung mga halaman, no? Namumulaklak pa nga. At yung ibang mga halaman yung nagbibigay ng mga prutas sa atin. Yan. So, number 3, may buhay. O, number 4 at 5, kayo niya sasagot, ha? Number 4, baby. Number 5, lamesa. O, pause nyo muna ang video na to para masulat nyo ang inyong sagot. At pag natapos na, play nyo muli para sa susunod nating gagawin. Okay, so nagawa na natin ang gawain 1. Punta tayo sa gawain 2. Tingnan nyo ang answer sheet nyo. Ang isusulat lamang ay tama o mali. Huwag mag-shortcut na letter T or M, ha? Dapat isulat ang buong salita na tama o mali. Okay, dear parents, tama o mali ang isusulat po, hindi T or M, no? Tama o mali. So, tingnan natin. Number 1. Ang mga bagay na may buhay ay nangangailangan ng hangin. Tama o mali? Very good. Ang tamang sagot ay tama. Okay. So, sinulat nyo na ba ang tama sa number 1? O, sulat nyo sa answer sheet, ha? Number 2. Ano or ang mga bagay na walang buhay ay nangangailangan ng pagkain at tubig? Yun daw mga walang buhay, kailangan ba ng pagkain at tubig? Tama o mali? Ang bilis sumulat ng iba. Very good. Ang tamang sagot ay number. Ang tamang sagot sa number 2 ay mali. Tama. Wow, galing. Mali ang sagot. Very good. Number 3. Yan, number 3. Ang mga bagay na walang buhay ay maaaring ilipat ang kanilang sarili. So, gumagalaw daw ba? Yan ang ibig sabihin ng number 3. Mapapagalaw daw ba ng walang buhay ang kanyang sarili? Mailipat niya sa lugar ng isa pang lugar? Tama o mali? Kung ang sagot nyo ay, bilis ng iba, very good. Kung ang sagot nyo ay tama, ang sagot nyo ay tama. Very good. Number 3, tama ang sagot. Yan. Ay, sorry. Mali pala. Mali ang intindi ko. Ang mga bagay na walang buhay ay maaaring ilipat ang kanilang sarili. Number 3 ay mali. Tama. Mali ang sagot natin sa number 3. Okay? O, number 4 at 5, kayo na sumagot dyan. Number 4, maaaring lumaki o tumubo ang mga bagay na may buhay. Number 5, ikaw ay may buhay. Naku, pag mali ang sinagot mo dyan, mumu ka na ba? O, sige. O, maaaring mo na i-pause ang video para masulat nyo ang sagot nyo. Kung hindi naman, magpatuloy na tayo sa susunod na gawain. Okay, so yan ang ating gagawin naman sa gawain 3 para sa ating week 5A. Kasama pa rin yan ang gawain 3. Letter lamang ang isusulat na tamang sagot. Titik lamang. Babasahin natin yung mga tanong from 1 to 3. Hanggang 4 at 5 kayo naman ang gagawa ng sarili nyo sagot, okay? So, dun muna tayo sa number 1. Letter lang ang pagpipilian, isulat sa answer sheet, huwag sa module, okay? Number 1. Alin ang isang bagay na walang buhay? Piliin nyo nga. A. Halaman, B. Sanggol, C. Libro, or D. Aso.
Alin dyan sa apat na yun ang walang buhay? A, B, C, or D? Wow, ang bilis ang iba nagsulat sa kanilang mga answer sheet. Very good. Ang sagot sa number 1 ay letter C, libro. Letter lang susulat, ha? Very good. Letter C, number 1, C. Doon tayo sa number 2. Alin ang isang bagay na may buhay? O, may buhay naman. Laro ang A, laro ang kotse. B, pusa. C, batang manika. Or D, libro. Alin dyan ang may buhay? A, laro ang kotse. B, pusa. C, batang manika. Or D, libro. Wow, ang bilis ng iba sumagot sa number 2. At ang tamang sagot ay, syempre, favorite kong animal to. Favorite ko siya dahil dalawang alaga kong ganito. Number 2 is letter B, pusa. Tama. O, number 3, doon tayo sa number 3. Alin sa mga sumusunod na nagpapakita ng mga bagay na walang buhay? O, sino dyan ang walang buhay, ha? A, lupa, puno, bulate. B, bato, suso, damo. C, sikat ng araw, tubig, lupa. D, kuhol, tubig, at lupa. Alin dyan yung tatlong nasabing pang, mga magkakagrupo talagang wala silang buhay? Alin dyan? Sa letter A, B, C, or D ba? Kung ang sagot mo ay letter C, sa number 3, kung ang sagot mo ay letter C, ang sagot mo ay tama. Very good. Kasi yan lang ang walang buhay dyan. Yung sikat ng araw, yung tubig at lupa, hindi naman buhay yung mga yan. Sa letter A, may buhay yung puno tsaka bulate. Sa letter B, may suso at damo. Yun ay may buhay. Sa letter D, kuhol at kuhol lang ang may ano doon, buhay. So, letter C ang tamang sagot. O, 4 at 5 kayo nang sasagot dyan, ha? So, maaari nyo munang i-pause ang video para masagot nyo ito. At i-play pagkatapos para sa gawain 5 na nakikita nyo ngayon sa answer sheet nyo. Yan ang susunod natin gagawin, okay? So, i-pause mo lang video at i-play nyo pag nasagot nyo ng 4 at 5. Ayan, so nagawa nyo na ang gawain 3, yung mga letter na naisulat nyo. Ngayon, nandito na tayo sa gawain 5. Okay? Gawain 5, yan ang panghuling gagawin natin sa week 5A, tungkol sa living at non-living things. Ang sabi sa module nyo, basahin natin ang panuto. Kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? Ayan. So, performance task to, no? Dear parents, ito po ay malaking puntos, kaya dapat po ay gawin nila. Siguraduhin po na pagmamaya ay tinignan ay nagawa nila ang gawain na ito. Okay? So, gawain 5, kaya mo ba ito? Basahin natin ang panuto, grade 3. Pagmasdan ang mga bagay sa bahay. O, tingin-tingin kayo sa inyong bahay. Kumuha ng ilang larawan o gumuhit na nagpapakita kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iba pang mga bagay na may buhay at walang buhay. Yan. Paghambingin at sabihin ang pagkakaiba ng mga bagay na may buhay at walang buhay. Ayan. So, tingnan nyo ang ating chart. Bagay na may buhay, bagay na walang buhay. So, ang gagawin nyo dyan, hanap kayo ng dalawang bagay na may buhay at dalawang bagay na walang buhay. I-drawing nyo. Tapos, sa bawat baba ng drawing nyo, isulat nyo kung paano nyo sila maiugnay sa iba pang bagay. Okay? No, halimbawa, or maaaring paghambingin nyo sila. O halimbawa, nag-drawing kayo ng sa bagay na may buhay, nag-drawing kayo ng alaga yung isda. Kung may isda kayo, kaya aso. Dinawin yung aso nyo. Doon naman sa bagay na walang buhay, yung katapat niya, mag-drawing kayo ng tali. Tali ng aso, pwedeng washing machine ninyo sa bahay, pwedeng lamesa, o tas paghambingin nyo sila. Yung aso nyo, tagabantay ng bahay. Tumatahol, kumakain. Ang lamesa, ginagamit sa pagkain, ginagamit sa pagsusulat ng mga gawain, no pa. Ginagawang patungan ng pagkain, ayan.
Oh, next. Oh, isa na naman drawing nun. Mag-drawing ka na naman. Tapos, paghambingin mo sila. No? So, apat ang ido-drawing nyo. Sa bawat baba nila, maglagay kayo ng lugar sa baba ng drawing nyo na meron kayong pinaghahambing sa kanila. Or parang pinagkukumpara nyo sila. Okay? Para masunod natin ang ating rubrics. May rubrics po yan, dear parents. So, tignan po ninyo. That's 15 points. Bawat perfect, accuracy, use of creativity, effort put in formation or into activity. Yan, tigpa 5 points po yung perfect niya, no? Para makuha ang 15 points. Ayan. So, marin nyo muna yung pause ang video na to para magawa nyo ang ating gawain 5. Ayan. Tapos, i-play nyo muli para sa susunod na lesson natin. Okay? Na nasa week 5 din. Okay? So, antayin ko kayo mga bata. Okay, so maaaring yung gawin na lang mamaya yung kanina or maaaring ituloy nyo na ngayon, no? Gawin na lang mamaya. Pwede rin ginawa nyo na at binabati ko kayo dahil nagawa nyo na dahil ngayon, dito na tayo sa susunod nating aralin sa week 5. Ito ay ang heredity, inheritance, and variation. Kapag sinabi natin heredity, ito yung mga namamana natin. Yung mga inheritance, yan yung mga nakuha natin galing sa mga magulang natin. At variation, ito yung pagkakaiba-iba natin kahit na tayo ay magkakamukhang tao lamang, no? Pero iba-iba ang itsura natin, iba-iba yung kulay natin, iba-iba yung dating ng ating mga sarili, no? Hindi tayo pwedeng magkakamukha lang. Hindi kagaya ng lapis. Ang lapis, magkakamukha yan, pare-parehas, no? Pero tayong mga tao, wala naman kayo nakitang kamukha ninyo sa daan, di ba? Okay, so tingnan natin. Hanapin nyo ang page nito. Ayan, yan yung page na dapat yung tingnan. Nasa next page naman yung nakikita nyo yung susunod na page. No? Pero dito muna tayo sa unang page. Yung may nakasulat na heredity, inheritance, and variation, quarter 2, week 5b. Ayan. So basahin natin ang panimula at mga susing konsepto. Tara, samahan nyo ako mga bata. Ang mga buhay ay may kakayahang magparami. Sa pamamagitan ng pagpaparami, ang mga may buhay ay may kakayahang makagawa ng kopya ng kanilang sarili upang ang kanilang lahi ay magpatuloy na mabuhay sa mundo. Kapag ang buhay na bagay ay nagpaparami, may mga tiyak na katangian ng magulang ang naipasa sa mga supling o anak. Ang mga hayop, mga halaman, at tao ay mga bagay na may buhay. Ang may buhay ay may mga iba't ibang bahagi ng katawan at iba't ibang gamit tulad ng mata, ilong, tainga, dila, at balat. Ang mga halaman naman ay may dahon, sanga, bulaklak, bunga, at ugat. Sa next page. Yan, yung may drawing na baboy at manok. Ang mga hayop ay kayang magparami ng kanilang lahi. Ang lahi ng bawat hayop ay may taglay na pagkakatulad at kapansin-pansing katangian ng kanilang mga magulang. Tulad ng kulay ng balat, hugis ng muka, mata, ilong, haba at laki ng tainga. Ang mga katangiang ito ay namamana. Ang mga hayop tulad ng pusa, aso, kalabaw, kambing, baka at baboy ay ipinapanganak ng buhay. Ang mga ibon, manok at bibe ay napipisa naman mula sa itlog. Ang mga larawan ng hayop sa ibaba ay nagpapakita ng kanilang mga supling o anak. Kamukha ng magulang na hayop ang kanilang mga anak. Marami sa mga halaman ay tumutubo mula sa buto. Pero nagpapatubo din sila sa parte ng halaman katulad ng tangkay, dahon at ugat. Ang halamang tulad ng strawberry at spider plant ay nakagagawa ng bagong halaman sa pamamagitan ng kanyang pahalang na tangkay sa ibabaw ng lupa.
Ang halamang aloe ay kayang magpatubo ng bagong halaman sa pamamagitan ng paglalagay ng hiniwang dahon sa ibabaw ng lupa at pagpapanatiling basa sa loob ng ilang araw. Ang mga tao, doon tayo sa next page, no? Hindi ko na mapapakita dyan. So, kaya ito na. Yan. Ang mga tao, basahin natin yung nasa taas, ang mga tao ay maaaring magmana ng katangian mula sa kanilang mga magulang, maging sa kanilang mga ninuno, lolo at lola. Ang mga anak ay namamana ang mga pisikal na katangian ng kanilang mga magulang tulad ng hugis ng ilong, mata at kulay ng balat. Maliban sa pisikal na katangian, ang kaisipan, espesyal na talento, kahusayan sa matematika, pagsulat, pagganta, pagguhit, at iba pang talento ay maaari ding mamana. Okay. So, para sa lesson na to, sa week 5B, ang pinupunto dito ng aralin natin ay maaaring maipasa ng ating mga magulang ang kanilang mga kaanyuan. Okay? Ang kanilang mga kaanyuan, ang ugali nila, ang itsura nila. So, hindi ba kayo nagtataka minsan madalas sabihin sa inyo ng kapitbahay or kaibigan ni nanay or tatay pag nakita kayo, ay kamukha niya si Anon. Ay kamukha mo siya, nagmana siya sa'yo. Ay kamukha niya yung tatay niya. Oh, kaarong ng tatang nan, kamataneng mana, sasabihin gano'n, no? Kakulay niya yung lolo niya, na kakulay niya yung tita niya, na kamukha niya yung ugali ng ano niya, ng kanyang insana, na mga ganun ba? So, hindi lang natin sa mga magulang nakukuha yan, kundi sa mga ninuno natin, mga lolo't lola, mga tito-tita, no, na ating mga kamag-anak or magkakaparehas tayo ng pinagmulan. So, sila, yung mga bagay na ganon, ito ay normal lamang grade 3. Dahil iisa lang naman ang pinanggalingan ninyong lahi. Iisa lang naman ang ating, ang pinagmulan ninyong pamilya. Kaya maaring magkakapare-parehas kayo ng itsura minsan or magkakahawig ang inyong ugali dahil ito ay namamana natin sa ating mga magulang at sa mga lolo't lola o ninuno natin. So, yung mga yan ay ating nakukuha dahil tayo ay ipinapanganak nila or dahil kayo ay mayroong bahagi nila. Okay? So, ganun din kayo niyan, grade 3. Pag tumanda na kayo, pag nagkapamilya na kayo, pag nagkaanak na kayo sa matagal pang panahon, pero pag laki nyo, magkakaanak kayo, maaari nyo rin kamukha sila o kamukha ng magiging yung kasama, no? Depende yan. Sa mga hayop naman at halaman, ganun din. Hindi mo naman pwedeng tinanim ang mangga, ang buto ng mangga, tutubo ay santol. Hindi pwede yon. Sabi nga sa kasabihan, kung ano ang puno, siya ang bunga. So, halimbawa, nagtanim ka ng pinya, hindi pwedeng tutubo doon ay apple, no? So, yun ay isang uri ng kaalaman na dapat ninyong tandaan. So, sa mga hayop din, hindi totoo yung merong balibalita na pusa, ng anak ng kambing, o kaya aso, hindi yun pwede. So, kung ang pusa, manganganak siya, pusa pa rin. Kung ang aso, manganganak siya, aso pa rin. Lalo na yung iba, yung sinasabi nila na tao, nanganak ng isda, tao, nanganak ng baka, hindi totoo yun. Kasi, wala naman siyang pwedeng anuhan ng baka, yung lahi niya. So, ganun din siya. So, dapat tao rin ang anak niya. So, gawa-gawa lamang yung mga ganun na kwento kapag narinig niyo. Baka mamaya may sabihin sa mga napapanood nyo, siya ay nanganak ng ahas. Ano? Wala namang ganon. No? Wala namang taong ahas na ano yon. Tapos nanganak siya ahas. Hindi naman pwede yon. So, kapag ahas yung ano, yung hayop, ahas din yung ipapanganak niya. Kapag isda, isda. Ganon siya. Ganyan yung ating napag-aaralan ngayon. Okay? So, ayan. Tingnan natin ang gawain 1. So, nakita nyo na, ha? Ang gawain 1 nandyan. Ngayon, hanapin natin ang pamagat.
sulat nyo ang letter ng tamang sagot kung sino or sino ang nanay ng mga nasa hanay B, no? Sa hanay A, yung mga magulang na hayop. Tapos yung mga nasa hanay B, yung mga baby nila. So, hanapin nyo nga, tingnan nga natin. Sa number 1, yung pusa. Sino dyan ang baby ng pusa? A, B, C, D, or E? Very good. Ang tamang sagot ay letter B. Ayan, sulat nyo na sa answer sheet yung number 1, B. Yung kuting, oh. Ang cute-cute ng kuting. Next, number 2, yung kambing. Yung nanay na kambing. Asan dyan yung anak niya? So, A, C, D, or E. Hindi na pwede yung B, no? Nasulat na. A, C, D, or E. Wow, yung ibang bilis sumugot, ha? Nagsulat na kagad. Letter E, tama. Ayun, no? Yung kambing na maliit, yung nasa ilalim. Yan. O, number 3, yung pating. O, alin dyan yung anak ng pating? A, C, or D? Very good. Letter A. Ayan. So, yung number 3, A. O, yung 4 at 5, easy na lang yan, ha? Yung elepante, alin dyan yung anak ng elepante? O, tama. Kung yun ang sinagot nyo, ha? Sulat nyo letter ng sagot. O, 5, yung bibe. O, ayun, no? O, yan na lang natirang letter, eh. Very good. O, sige, dun tayo ngayon sa gawain 2. Ayan. So, dito naman tayo ngayon sa gawain 2. Iguhit natin, no? Iguhit nyo ang smiley face or sad face. Smile face kapag tama ang pahayag. Sad face naman o malungkot na mukha kapag mali ang pahayag. So, number 1, tingnan natin. Ang mga hayop ay bagay na may buhay. Ang mga hayop ay bagay na may buhay. Ito ba ay smile or sad? Very good. Nag-drawing kayo ng smile. Yan ang tamang sagot sa number 1. Smile. 1 ay smile. Nakangiti. Number 2. Ang mga hayop ay hindi kayang magparami. Hindi ba kayang magparami ng mga hayop? Smile or sad? Tawa or lungkot? Wow, ang ganda ng drawing ng iba sa number 2. Ah, nakasmile talaga. Very good. Tama yun. No? Number 2, smile or nakatawa. O, number 3. Namamana ng anak na hayop ang muka at anyo ng magulang na hayop. Hayop yan, hindi haop, no? Nakalimutan yung why. O, namamana daw ba ng batang animal yung itsura ng kanyang mommy o daddy na hayop? Smile or sad? O, nag-drawing ng smile ang iba? Very good. Tama. Number 3 ay smile. O, number 4 at 5, kayo na yung sasagot dyan, ha? Sabi sa 4, ang isang uri ng hayop ay maaaring magkaroon ng anak na katulad ka uri o kalahi nito. O, parang sinabi ko na yung kanina. At number 5, ang aso ay maaaring magkaanak ng pusa. Sabi ko na yung kanina. Imagine may aso nyo, magkakaroon siya ng pusa. Wow! Okay, so kung natapos na ninyong pag-drawing ng smile at sad face, sa mga tamang sagot ninyo, pumunta na tayo sa susunod na gawain. Ayan. So, ito na yung pinakahuli natin gagawin para sa week 5. Week 5B, ang heredity, inheritance. Yan. So, ito na yung panghuli natin. No? Sabi dyan, sa week 5, ay week 5, sa gawain 5, dear parents, pakigabayan po sila, no? Ito ay performance task activity. So, ito ay nagkakahalaga ng 15 points ayon sa ating rubric. Sabi dito, humanap ka ng larawan ni tatay o nanay at ikaw. So, hanap ka. Pwedeng dalawa. Picture ni nanay, picture ni tatay. Tapos, ikaw. Idikit sa ibaba. Ayan, idikit nyo dyan sa may box. Pag-aralan nyo ang larawan at mag-isip. Isulat ang mga physical na katangian na namana mo kay tatay o nanay. Isulat din ang mga special na talento na naipamana o naipasa nila sa iyo. So, ang gagawin nyo niyan, sa answer sheet nyo, humanap kayo ng picture ni nanay at tatay. No? Gupitin nyo, tapos idikit nyo dyan. Tapos yung picture nyo, gupitin nyo rin, idikit nyo dyan.
Pero kung sa isang picture, magkakasama na kayo, di yan na indikit mo. No? Kung wala, wala kayong picture, kung bawal gupitin ang picture, pwede nyong ipa-photocopy, pwede nyong ipa-print ang picture nyo, pwede, no? Kahit hindi siya black and white. Ngayon, kung walang-wala talaga, mag-drawing kayo, i-drawing yung si nanay, si tatay at ikaw. Tapos, dyan sa baba, nakikita nyo may kahon na dalawa. So, magsulat kayo ng limang namanang physical na katangian ninyo sa inyong mga magulang, kay nanay o tatay. Halimbawa, sa number one, kulay itim ang buhok mo. Mas maitim ang buhok ni nanay o ni tatay. O pwedeng pareha, sabihin mo. O, sabihin mo nun, maitim ang buhok. O, sulat mo yun. O, number two, yung balat mo, maputi ka. Dahil nakuha mo yun kay tatay, maputi ka. So, sabihin mo nun, maputi ang balat ko. Tapos kay tatay ko naman ah. Kaya ganun, no? Number three, o, limbawa, parang singkit ang mata mo. Sulat mo yon. Singkit ang mata kay mama. Nakuha mo yun sa mama mo. So, yung mga katangiang physical nyo, sulat nyo, ha? O, doon tayo sa susunod. Naman ang espesyal na katangian or talento o ugali. Halimbawa, number one, marunong magkanta si nanay. Namana mo yon, maganda yung boses mo. Magandang boses. O, diba? O, susunod, number two, ugali. Halimbawa, yung palabiro. O kaya mapamusit ko. Nakuha mo yun kay tatay. Lagi ka namumusit. Ayan. O kaya palabiro ka, nagpapatawa ka lagi. Sulat mo rin yun, no? So, sige. Depende sa inyo. Kung masayahin kayo, kanino nyo nakuha yun? Kung halimbawa, palaiyak kayo, kanino nyo nakuha yun? Ayan, no? Marunong kayong maghalaman. Ayan, no? Sulat nyo yun. Marunong kayong mag-drawing. Marunong kayong sumayaw. Ayan, no? Sulat nyo yung mga talento o ugali nyo dyan naman sa isang kahon. Ayan, no? Para makita natin yung mga namana nyo sa inyong mga magulang na katangiang physical at katangiang espesyal. Okay? So, yan ha. I-pause nyo muna ang video to para magawa nyo yan. Or tapusin nyo ng video to at gawin nyo yan para magawa ninyo ng mabuti. Dahil, ito na ang huli nating bahagi ng gawain natin para sa week 5B. At kapag natapos nyo yan, magaling at binabati ko kayo dahil nagawa ninyo ng tama ang lahat ng gawain sa quarter 2 week 5 at A, week 5A at week 5B ng Science 3. Yan, congratulations! So, kapag nagawa na ninyo, please pa-check nyo sa inyong mga magulang, pakita nyo kung tama ba o nasagutan ba lahat ng gawain, ang answer sheet nyo kung wala kayong nakalimutang sagutan. Tapos, huwag kakalimutang maghugas ng kamay bilang paalala na tayo kailangan laging mag-ingat sa panahon ngayon, okay? Tapos, kung okay na, itabi lahat ng gamit, iayos ang mabuting kagamitan, huwag nang paglaruan, baka kayo'y masugatan or whatsoever. Okay? At syempre, maghugas ng kamay, okay? So, yun lamang po. Maraming salamat at magandang buhay.